the most prepared president candidate for this country. Ladies and gentlemen, let us all stand, and put your hands above and clap with a thunderous round of applause. The next president of the Republic of the Philippines, Tejomar Binay. Maraming salamat sa pagpapakilala, Mayor Naprama ng Cebu, mga senador, mga kinatawan ng Kongreso, mga gobernador at namumuno ng mga lalawigan, mga punong lungsod at bayan, at iba pang kawani ng ating pamahalaan, mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Buong puso nating tinatanggap sa araw na ito ang hamon na isulong ang tunay na pagbabago at kaginhawahan para sa bawat Pilipino. Naglulunsad tayo ng ating partidong una na may galing at talino, makatao, may malasakit at nakikinig sa hinaing ng mga mamamayan. Kakibat ng sambayanan, itatatag ng una ang isang pamahalaan na nakasandig sa katapatan, kustisya, puso at galing. Ginagantimpalaan ang pagsisikap ng mga pribadong mga ngalakal habang tinitiyak ang pangkahalatan at pangmatagalang pag-unlad ng mamamayan at pagkalinga sa mga may hirap at kapuspalan. Maayos sa serbisyo sa sambayanan, batay sa karanasan, dunong, kausayan at malasakit sa kapwa ang lideratong iniaalay natin. Dahil sa una, ang kapakanan at ginhawa ng Pilipino ang laging inuuna. Mga kasama, sa loob ng 5 taon, napakarami pa rin ang walang trabaho, mga nagugutom at mga may sakit na walang pagamutan, mga kabataang hindi makapag-aral ng kanilang pamilya, talamak na krimen at illegal na droga sa mga komunidad. Laganap pa rin ang kahirapan. Kaya ba ang tanong ng bayan, nasaan ang gobyerno? Dahil sa anomalya at pangungutong sa MRT, palpak ang serbisyo. Ilan na lamang ang tumatakbong bagon at sa haba ng pila at matinding siksikan, papasok ka na amoy bagong digo, lalabos ka ng train na amoy pawis. Ang dasal ng mahigit kalahating milyong pasahero sa bawat araw ay wala sanang aberyang mangyari sa sinasakyan nilang running train COVID. Tanong muli ng bayan, nasaan ang gobyerno? Nagbuwis ng buhay ang 44 na magigiting na miyembro ng ating kapulisan, ang SAP
44, nagkaroon ng katakot-takot na imbestigasyon at report, ngunit walang nasampahan ng kaso. Ang tanong ng bayan, nasaan? Nasaan ang gobyerno? Mga kababayan, ang sigaw ng una at ng taong bayan, sawa na tayo sa kahirapan, sawa na tayo sa kawalan ng hanap buhay, sawa na tayo sa kriminalidad at illegal na droga. Sawa na tayo sa kakulangan ng basic services. Hindi na tayo, hirap na tayo sa manhid at palpak na pamahalaan. Hirap na tayo sa turuan, siraan at pambubola. Hirap na tayo sa kaunlarang iilan lang ang nakikinabang. Ating inihaharap ang plataforma ng una para sa bagong paglaban sa kahirapan. Ito ang bandera ng ating paglilingkod, ang ating dakilang misyon at ang ating saligang gabay sa paglilingkod sa sambayanan. May tatlong halige ang ating programa ng pamahalaan. Una, pinalawak na serbisyong panlipunan o social inclusion improvement of basic services. Pangalawa, masiglang ekonomiya o economic dynamism. At pangatlo, epektibo at may malasakit na pamamahala o effective and caring governance. Ipatutupad natin sa buong bansa ang iba'yong serbisyong panlipunan na nagawa na sa Makati. Sa gayon, maraming Pilipino ang maiaahon sa kahirapan. Sila ay mabibigyan ng ginhawa. Pangunahin na sa ating plataforma ang pagbibigay ng hanap buhay mula sa limang sektor na pinakamalaking tagapaglikha ng trabaho. Palalakasin natin ang agrikultura, manufacturing, turismo, business process outsourcing at export. Ikalawa sa ating plataforma ay ang pagpapalawak ng dekalidad at libreng basic education at subsidized higher education. Kasama dito ang ayuda para sa uniforme, gamit sa eskwela, libro at mga tamang pagkain para mga sabatang mag-aaral. Lulutasin ang matagal nang kakulangan sa silid-aralan. Aasikasuhin natin ang kapakanan ng mga guro na matagal nang pinababayaan nitong pamahalaang ito. Iba yung suporta sa mga state universities and colleges ukol sa agrikultura at food security, science, technology, sining at patakarang pambayan. Gaya ng ginawa natin sa Makati, paggagandahin natin ang serbisyo ng mga pampublikong ospital sa buong bansa. Magbibigay tayo ng komprehensibong healthcare para sa lahat at libreng serbisyo medical para sa mga mahihirap. Isusulong natin ang preventive healthcare sa pamamagitan ng malawakang bakuna, sanitasyon at tamang nutrisyon. Iba yung suporta sa mga lokal na pamahalaan na siyang may pangunahing mandato upang pangalagaan ng kalusugan ng kanilang nasasakupan. At kasing halaga nito, ang pagbibigay kalinga at suporta sa ating mga health workers sa lahat ng antas.
Pundasyon ng serbisyong panlipunan ang masiglang ekonomiya. Ito ang nilikha ng maraming trabaho at dagdag na pondo para sa iba'yong serbisyo ng pamahalaan. Mga negosyong lumalago mula sa kalidad na kasanayan ng manggagawang Pilipino, malinaw at hindi pabago-bagong mga batas at mga patakaran, mas mabilis at simpleng proseso sa pagpaparehistro, pagbubuwis at pagkuha ng mga permiso at lisensya. Maayos at modernong imprastruktura, public transport na hindi palpak tulad ng MRT. Airport at pantalan at abot-kayang presyo ng kuryente. Titiyakin natin ang mahigpit na pagkakaisa at koordinasyon ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan sa mga patakaran, programa at alituntunin. Mga kasama, ang una hindi samahan na mga palpak at manhid. Hindi ito samahan ng mga tamad, usad pagong at teka-teka sa pagharap sa mga problema ng bayan. May sapat na karanasan at hindi bagitong mag-aaral pa lang sa pamamahala at pagsisilbi sa bayan. Aaminin natin, kapag tayo sa una ay nagkakamali, hindi tayo maninisi o magbibintang sa iba. Aakuin natin ang responsibilidad at pananagutan ng buong pagpapakumbaba. At lagi nating igagalang ang ating konstitusyon at laging paiiralin ang batas. Patitingkarin natin ang tatlong sangay ng pamahalaan na pinahina ng panunuhol at pananakot. Mga kasama, samahan ninyo ako upang magkatotoo ang ating pangarap na iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Ipalalaganap natin ang ating panawagan ng bagong laban sa kahirapan. Ipaliliwanag din natin ang kawawang kalagayan ng ating bayan dahil sa isang manhid at palpak na pamahalaan. Ihahayag ang ating solusyon at ito nga ang plataforma ng una para sa maganda at maginhawang buhay. Ibalik natin ang pananalig at tiwala sa Panginoong Diyos. Himukin, tipunin at organisahin natin ang ating mga kapuso, kapamilya at kapatid, kaibigan, kapitbahay at kakilala sa mga balangay ng una. Nagbubukang liwayway na ang ating laban. Malinaw ang ating adhikain at pinapangarap. Matibay ang ating pagkakaisa at kapasyahang paginhawahin ang mahirap. Mga kasama, nasa panig tayo ng katotohanan. Kapakanan ng sambayanan ang ating dakilang tungkulin. Una ang bayan. Una ang tao. Una ang Pilipino. Mabuhay ang una. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.
Jojo Binay! Mag-ingay tayo para kay Jojo Binay! Una sa mahirap, una sa tao, una sa sambayan ng Pilipino, mabuhay ang una, una si Jojo Binay!